Hi guys! Welcome back to another vlog. For today's video, I will share with you ang aming budget itinerary for a specific country. Kumuha ko ng poll question sa ating community tab about which country would you like me to make a video first. And from all the choices, Japan ang pinakamaraming votes. Kaya naman ito ang 7 days and 6 nights budget in Japan. So before tayo mag-proceed sa ating vlog, please don't forget to like and subscribe to my channel para naman updated kayo sa ating mga future uploads. And of course, to help me create more helpful and valuable content like this. Now let's dive into the main topic of this video. So budgeting is creating a plan for your own money. It involves deciding how much money you have, how much money you want to save, how much you want to spend on things like bills, groceries, entertainment, and travel. For this vlog, I will teach you some travel tips and tipid tips. How much did you spend for traveling for 7 days and 6 nights? As well as our complete itinerary in Japan. Many tourists are attracted to Japan for several reasons. Rich culture and history, its art and entertainment, beautiful landscapes, efficient transportation, being one of the safest countries to visit in the world, and of course, the cuisine. These are just some of the few reasons why we keep coming back to their country. But really, how much money do you need to travel to Japan? Here's a total summary of expenses to travel to Japan. Please note that the figures are just an estimate. Depende pa din to kung ano yung main goal nyo or kung ano yung mga preference nyo for this trip. Itinerary namin is Osaka, Kyoto, Kobe, Nara area. And we traveled here for 7 days and 6 nights. So first, you need to pay is the flight ticket. We paid 10,809.36 round trip na siya for 2. And then 5,404.68 per person. And hindi nyo kailangang isama to kasi hindi ito yung exact amount na magagastos nyo for flight ticket. Kasi depende pa rin yan sa mabubook nyo. December 2022 and halos kakalif lang nung travel guidelines for tourists in Japan that time. Kaya sobrang mura namin siya na nakuha. Pero you can still get cheap flight tickets naman ngayon. The key is seat sale. So dito, iba-iba yung price depende sa travel date nyo. So just visit the website of your preferred airlines. Pinecheck nyo na lang doon yung prices kung magkano siya doon sa dates ng travel nyo. But if gusto nyong makatipid, pwede kayo mag-abang-abang ng mga seat sale sa Cebu Pac, sa PAL, and so on. Then also may additional cost pa yon yung baggage allowance. Depende kung ilang kilos yung dadalin nyo. Papunta namin 20 kilos. That's 1,373.90 or 686 kami per person. And then, yung pauwi naman namin is 30 kilos. Kasi planado na namin na we will buy something in Japan like clothes, pasalubong. Nung naghati kami, that's 1,063.44 pesos. So kung mag-isa lang kayo, I think okay na rin yung 20 kilos na papunta and pauwi. Next is hotel. So we choose to book a hotel in Osaka na lang kasi other itineraries are accessible naman via train from Osaka. And para hindi na rin kami mahasal ng palipat-lipat ng hotel. So gusto namin ma-maximize yung day namin to go around Japan as much as possible. So nagbook kami ng hotel via Agoda sa The Stay Shinsaibashi for 6 nights at 14,429. And since may kasama ako, so share na lang kami sa accommodation, that's 7,214.82 pesos each for 7 days. So ipapakita ko sa inyo yung clips nung sa room na nabook namin. Kompleto siya with CR, separate yung CR niya na pang poops at saka yung separate din yung pangligo, yung bathroom niya for shower. Meron din siyang balcony which hindi na namin inopen kasi nga sobrang lamig that time na pumunta kami. Ayun, meron ding heater and then merong table and mini ref. Tapos sa hotel din, meron din silang lounge area, shared kitchen, tsaka meron ding laundry area. So in case na matagal kayo magsistay doon and maglalaba-laba na lang kayo ng mga damit nyo, tapos may payment lang siya na I think nasa 100 to 300 yen. Sobrang laki ng room and last, it's near the train station. Around mga 1 to 2 minutes walk lang siguro. Kaya hindi kami na-hassle to go around Japan. Pero ngayon, as per checking guys, yung price nung same hotel and same room na binook namin is
mas nagmahal na. So, para na makatipid kayo, you can try to check out some Airbnb in Osaka or some hotels. Meron pa naman ako mga nakikita sa searches na mura in Agoda. So, filter nyo na lang depende sa price range or budget na ilalaan nyo for the accommodation. Or kung may kakilala kayo sa Japan na pwede nyo mapagstayan, at least para makalibre kayo, pwede din yon, just bring an invitation letter from them na sa kanila kayo magsistay para mapakita nyo sa immigration. Marami naman ako kilala ganoon na kunwari may kamag-anak kayo sa Japan, may family friend kayo, ganon. May mga iba na nakikistay na lang sa kanila. Tapos, ayun, ano na lang siguro, food na lang yung gagastos nila pagdating doon. Next is Japan Visa. So, dito nag-apply kami through travel agency sa Universal Holidays Inc. Sa may Dusitani, Makati. Pero meron din naman ng mga other accredited travel agency. Check nyo na lang sa website ng Embassy of Japan. Ang price ng visa for single is 1,200 pesos. And then yung ano naman, multiple is 1,500 pesos. So if you want to know the complete requirements, how to apply, I have a video of it. I will link it down below. Next expense is pocket wifi rental or SIM card. So Japan Wireless yung ginagamit namin. May option naman to deliver in the hotel. It comes with a complete package and accessories. And meron pa siyang instructions on how to return the pocket wifi after nyo siya i-rent. Meron din silang option for SIM sa Japan Wireless. Just check it out on their website for the prices. So ilalagay ko yung link sa description box below. So we spent 2,286 for 7 days. So most likely mga 326 pesos siya per day. Pero you can check also the prices on Klook. Meron din sila mga pocket wifi na rental na mura. Just be mindful lang ng inyong arrival time in Japan kasi yung pickup location or yung pickup booth ng wifi nila, if later than that yung arrival time nyo, I suggest to book a delivery at the hotel na lang ng inyong pocket wifi para at least hindi nyo na kailangan balikan pa the next day sa Kansai Tourist Information Center. Or other option naman for wifi is SIM card na mabibili din sa Klook or sa Japan din mismo. SIM card is cheaper than pocket wifi rental, especially kung mag-isa lang kayo. But yung pros and cons nga lang niya, I already explained in my previous vlog, yung preparation for travel. Just go check it out. Next is travel tax. So dito, ang travel tax for adults is 1,620 pesos and then for kids, it's 810. So may option naman kayo to pay when you're booking a flight. Pwede rin na online payment before your trip or pwede rin na dun na kayo sa mismong airport. Meron namang cashier dun na pagbabayaran nyo ng travel tax. Next is activities. So kami, nagbubook kami in Klook in advance. You can use my promo code MARI5OFF for discount on activities. Dito depende sa inyo kung ano yung mga gusto nyong puntahan or gawin sa Japan. And for here, we spent 9,165.60 pesos each for 7 days. Kasi yung mga activities na gusto namin ay medyo mahal. Pwede din naman na mag-ikot-ikot lang kayo sa mga park in Japan. May mga places din naman na walang entrance fee, kaya pwede kayong hindi gumastos ng sobra dito. But just to give you an idea kung ano yung mga kinuha naming activities, here are the list. So first, Universal Studios Japan. So kung fan kayo ng Harry Potter, Spider-Man, Super Mario, and kung mahilig kayo sa mga extreme adventure or rides, you can book this also. So we spent 2,874.60 for the studio pass way back December 2022. So check nyo na lang yung updated price niya sa Klook, and I think tagmahal na din siya. So sa studio pass, kasama niya yung entrance fee and yung mga rides sa USJ. So ito namang next is pwede namang huwag nyo nang i-avail, yung Express Pass 7. Meaning, we can skip the line for 7 attractions. And the only reason lang naman why we avail this is because gusto namin masakyan lahat ng rides without waiting long in the lines. Pero makakapag-ride pa rin naman kayo with the Studio Pass alone. So sa Express Pass 7, we pay 3,696.25 pesos per person. But now, mas nagmahal na siya. Nasa 5K up na siya. Check nyo na lang again yung price sa Klook kasi minsan nagbabago-bago talaga ng mga prices. Depende sa dates ng pagpunta nyo doon. But again, optional lang to. Kung mahilig lang kayo sa mga theme park, ayun, you can add this on your itinerary.
Next naman is Hanshin Tourist Pass, Osaka Amazing Pass, and Kansai True Pass. So, depende again sa itinerary nyo if you will avail this. Kung within Osaka lang kayo, pwede naman na Osaka Amazing Pass lang yung i-avail nyo. Magagamit nyo na siya, transferring trains within Osaka. Plus, meron pa siya mga free entrance ticket to some attractions like Osaka Castle and so on. So, check nyo na lang guys yung terms and conditions niya and kung ano yung mga attractions na kasama dun sa Klook pagka nag-book kayo. And then, yung Kansai True Pass naman, may 2-day or 3-day pass sila. So, depende naman kung marami kayong pupuntahan within Osaka, Kyoto, Kobe, Nara. Kansai True Pass, it's a ticket that enables you to ride on subways, private railways, and buses throughout the Kansai district. And you can only purchase up to 3 pieces per person sa Kansai True Pass. Ha? This is a special ticket available only for tourists visiting Japan for the purpose of sightseeing. Kung hindi naman ganun karami yung itinerary nyo within that area, kung hindi naman kayo masyadong mag-iikot-ikot, you have the option naman not to avail this pass. Meron din naman mga single journey tickets sa train station para in case isa lang naman yung pupuntahan nyo from Kobe, pwedeng ganun na lang. So, ito naman, naka-separate siya kasi cash payment lang ito. And we use your pocket money to avail this. So, if you want to try snow activities in Japan, you can add this on your itinerary. Itong Mount Roko Snow Park. This is the price of the entrance ticket per person. 1-2 yen siya. So, ito siya pag-converted. And then, meron ding sled plus gloves rental or ski rental pagka gusto nyo ng mga extreme snow activities. Meron din doon. So, it's a bit pricey. Ang ginawa na lang namin is isa lang yung nirentahan namin for this and then nag-share na lang kami. Kumbaga, salita na lang kami dito. And then, the Rokusan Excursion Pass. Ito naman yung Mount Roko round trip namin na transfer plus yung use of public onsen. So, di na namin nagamit yung public onsen kasi kapos na kami sa oras. Pero kasi itong pass na to, hindi namin siya pwedeng hindi isama kasi included na talaga siya doon. Bus pa yung mode of transfer namin from Mikage Station kasi under maintenance daw yung cable car. But I'm not sure kung okay na yung cable car as of now. Next is Kinka Kuji naman. The entrance fee is 156 pesos per person. So this is also optional. You can still visit other temple in Japan na walang entrance fee. Again, itong Mount Roko Snow Park and Sled, ayan, kung check nyo yung total, umabit kami ng 3,159 for just one activity. So, pwedeng hindi nyo na rin ito isama sa itinerary nyo kung hindi nyo naman gusto ng snow activities. Next is pocket money. Ito, nasa sa inyo ito kung magkano yung pocket money na dadalhin nyo. But just to give you an idea, we spent 30,108 each, which most of it is non-essentials naman like shopping, pasalubong. So, hindi nyo kailangan mag-splurge dito. And the reason why we spent this amount is because we bought winter clothes pa in Japan, tas brand new pa. Which actually, pwede naman kayo na mag-ukay-ukay na lang ng mga winter clothes here in Manila. Marami mga magagandang klase. Actually, meron nga akong mga nakikita sa Instagram na mga pre-loved na nagbebenta ng mga coat, ng mga jacket, and so on. And sobrang ganda ng quality. Then also, we tried Kobe beef pa in Kobe. And then we also bought, ayan, so much pasalubong. Pero if you will exclude that, hindi nyo kailangan mag-spend ng ganong kalaking pocket money. Yan yung mga unnecessary spendings namin. Diba? Kung mapapansin mo, ito yung pinakamalaki out of 4 categories. So, ang total na nagastos namin is 57,906.88 pesos each for 7 days and 6 nights. So, you only have to spend on the essentials part like flight ticket, visa, travel tax, wifi, and baggage. Sa flight ticket, tayo pwedeng magkaiba-iba because depende talaga sa travel date kung kailan kayo magbubuk kung magkano yung ticket.
And then also another essentials is yung accommodation. If you will notice, sa other expenses lang kami sobrang napamahal, like yung activities, and then itong mga shopping, food, etc. Which is, hindi nyo naman kailangan mag-splurge talaga. Tanggalin natin yung sa activities. So, kung tipid mode kayo guys, nasa 18, more or less, 18,632 pesos lang yung magagastos nyo. So, ito lang yung mga essentials part. Itong accommodation part, pwede pa kayo makatipid neto. Like what I mentioned earlier, pwede kayo mag-check ng mga Airbnb or cheap hotels. Or if you know someone in Japan na pwede nyo matuluyan, pwede din para at least makalibre kayo. Sa activities naman, you can go visit parks, temple, or some attractions in Japan na no entrance fee para at least less expense kayo. Or you can try to avail, kunyari, yung Osaka Amazing Pass, which is, ayan, meron na kayong transpo within Osaka. Tapos, meron pa kayong mga free attractions. So, kung yan lang yung i-avail nyo, more or less, nasa 19,578 pesos. Marami na rin kayong mapupuntahan or magagawa doon. And then, for other expenses naman, mga murang food doon, guys, like 7-Eleven, Lawson, or any convenience store. In Japan, na proven and tested na talaga na sobrang sarap na mga pagkain. If you haven't watched my Mount Fuji vlog, nag-convenience run kami doon. Merong mga kimchi rice bowl, gyudon, onigiri, and a lot of Japanese food that you should try. And I swear, sobrang sarap at busog ka na for 7 days. So, kahit magkano na lang yung i-aalat nyo to, kung magkano yung budget nyo for food per day. So, for example, 500 pesos per day. Try lang natin, ha? Mura na ba yung 500? I'm not sure. Hindi, times 7 pala. Ito na yung magiging total na budget nyo na super tipid for 7 days and 6 nights. So, mga more or less 30,000 pesos. Again, you can still experience and enjoy your Japan trip whether you're on a tipid mode or you feel like splurging. This is just our summary of expenses way back 2022. Prices are different now and subject to change depending on your travel dates, preferences, and itinerary. Now, here's our itinerary for 7 days and 6 nights.